bagay niya, wala dyan yung Reyna, kuya. Nandito siya. Nandyan? Oo. Oh. Sabi nga nila, dalawang klase lang daw yan. Isang bahay na inaani na at isang bahay na aanayin pa lang. Hey guys, it's me, Abidon, back with another video. And today, I guess you already know what this video is about. Yes, inaani na nga po itong bahay namin. Nag-start silang mag-silabasa nung nag-umpisa yung quarantine. Nakaka-stress siya knowing na unti-unti nang kinakain itong bahay namin, tapos sinabayan pa na itong pandemic. Talagang nakakasakit talaga ng ulo. I've been doing my research kung anong best na insecticide na pamatay sa mga anay and kung pwede pa siya i-DIY. But the best ones are available only in countries like US and Australia, so you have to order them online and medyo may kamahalan and you're not sure which ones are fake. Naisip ko kung gagastos din lang ng mahal, why not mag-hire na lang ng pest control para sure na masosolve talaga yung problem kasi professional and expert na yung gagawa. Pero a month ago, isang umaga, bigla na lang may pinapunta yung ate ko dito sa bahay namin na pest control at ito na nga yung mga sumunod na nangyari. Yan, alisin natin yan. Hindi, wala na dyan. Nandito na yan. Nandito na yan. Ano natin dyan. Lasan na lang yan. Takal lang. Kapag ganyan, wala dyan yung Reyna, kuya. Nandito siya. Nandyan? Oo, ito lang, kasi, ito lang kasi yung pinakabahay niya, kaya inanap namin. Asan dyan yung Reyna? Wala pa. Oh, wala pa. Ganun kalakas, ganun kalaki yung parang ano. Di ba parang matigas yung bahay ng Reyna? Parang mahal siya. Ay, kahoy din yun. Ano yung ini-spray niya ngayon, kuya? Yung pangalan niya yan, yung matapang na gano'n. Bali, saan siya ini-spray sa mga kahoy? Ha? Saan siya banda ini-spray? Yan, sa mga kahoy na yan. Pangalan niya yan, pangkahoy. Sa mga kahoy. Oo, oh, yung banda dito. Yung kasi yung piyakta na yan, sa loob. Ha? Sa loob natin yung piyakta na yan, yung isa pang labas. Ah. Ay siya, yung... wala nang gamit. Anong gamot yun, kuya? Yung ano, anong gamot yung nalagay mo dyan? Yung ano, isa? Anong gamot yan? Nalagyan rin pala ng tubig yan. Ano po? Bawat po, ano, bawat isang sakit niya 2 liters po siya. Ganon po siya kukonsentrated. Sa isang bodega nga po, nakakaano lang ako nito. Nakakaisang ganito. Isang yan. Pinumin mo. Ano, mas marami po dito. Nandito na po talaga yun. Buti na ikutan. Dito pala sa nabuhay na po. May buhay niya kasati. Dito sa pinakagitna nun, kuya. Dito, dun sa may wasak dun sa ano. Kaya dito kaya wala dito. Papasok yan po sa loob. May sira po yan. Sira na po yan. Nandyan po yung Reyna niyan. Kung hindi nyo po papaputol ito, hindi po natin magagamot yung bahay nyo. Sige, putulin nyo na. Oy, kumain muna tayo. Hali kayo. Na, marami tayong oras. Tara, kain muna.
Asan kaya dyan yung Reyna, kuya? Mas puruin mo doon, kuya. Hindi po natin talaga maano. Yan po yung talagang hindi namin kinukuha ng trabaho. Yun yung may mga mangga po. Kasi po, pinapacheck ko po kay Jordan yan eh. Pero kung pupuruin po na binubusan na ganyan, mamatay na po yun. Hindi naman po natin pwedeng isa-isayin po yung ano, nasa gitna po sila. Ano bang gamot yan, kuya? Actelic. Asim, eh yung isa hindi nyo ginamit? Pang ano po yun, pang ang tawag ko siya dyan? Pang langgam po at saka ipis at saka lang. Pag natuyo yan, pasunod nyo na rin yan. Oo, patanggal mo lahat doon yung mga ano na yun. Pati yung mga kahoy, siya na rin nag-delay niya siya. Magaling naman yung nag-puputol niya. So actelic nga yung ginamit na insecticide ng mga nagpunta sa amin. And according sa Google, hindi talaga siya ginagamit for termites. I mean, nakakapatay naman siya ng anay, parang bygone, pero hindi siya specifically made for termites. Same dun sa mga nagpunta, mukha naman silang legit na pest control, but I don't think nag-specialize sila sa termites. Right now, I strongly believe na mayroon pa rin active infestation ng anay sa bahay namin. Kasi una, yung ginamit na insecticide hindi naman pang-anay. And pangalawa, hindi naman nila nahanap at napatay yung termite queen. Sabi ko nga sa nanay ko, sana yung binayad sa kanila, inipo na lang tapos dinagdag doon sa pambayad sa talagang pest control ng termite. Meron kasi yung gumagamit ng insecticide na for termites talaga. Hindi nila agad-agad papatayin yung anay, makakain yun ng anay tapos mapapasa niya sa iba pang mga anay sa colony nila. Hanggang sa makaabot sa queen termite tapos mamamatay na silang lahat. Yun yung type ng insecticide na kailangan natin para ma-ensure na may eliminate talaga lahat ng termite. Kasi unless na mapatay mo yung queen termite, patuloy lang siyang mangingitlog na mangingitlog ng bagong anay. I guess the main lesson here is to always be preventive. Sa dinami-dami na kailangan mong isipin pag magpapatuyo ka ng bahay, isa pa pala itong anay sa kailangan mong isipin at paghandaan. If you're planning to use wood in the construction of your house or your furnitures, have the wood treated first with anti-termite chemicals before using them. Meron locally available sa atin like Solignum na pwedeng gamitin. Unfortunately sa amin, yung kisame and yung wall ng room ko hindi na-treat. So huwag nyo kami gagayahin, okay? Mas magastos at matrabaho ang pagtanggal ng anay kesa ang mag-prevent. Right now, kailangan pa din namin ng help. So if anyone who's watching right now and may success story sa pagtanggal ng termite sa bahay nila or may marirecommend na pest control na magaling and nag-specialize talaga sa termite, please share it sa comments below or send me a DM sa FB or IG or Twitter. So that's it for today, guys. Thanks for watching this video. I'll see you again next time. And bye-bye!